Hello mga friend, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video. For today's video, mag-DIY hair rebonding tayo. Paalala lang, hindi ito pwede sa mga bagong kulay ang buhok at bleach na buhok. Para lang ito sa mga virgin na hair para hindi masunog ang inyong mga buhok. Further ado, let's get started in tropa. So, ang kailangan natin sa pag-hair rebonding. Gamot, mixing bowl at mixing hair mixing comb, hair comb, basta may brush na comb, tapos plancha, plastic gloves, suklay, dalawang hair clip at malaking supot, electric pan at hair blower or hair blower. So ayan, simulan na natin. So ayan, start na tayo. Lagay na natin yung plastic sa ating katawan para hindi tayo malagyan ng gamot. Tapos i-section natin yung ating buhok. Pagkatapos, suot natin ang gloves para protection sa ating kamay para hindi mangamoy ng gamot ang ating kamay. Tapos, ilagay na natin ang gamot. Ito yung number 1. Straightening cream. Tapos, i-apply natin sa ating buhok. Lagyan lahat natin ng gamot, ang ating gamot. Buhok, tapos, i-massage. Massage natin ng konti. Siguraduhin nalagyan ng buo ang buhok ng gamot na pang straight. Apply lang natin yung gamot hanggang sa malagyan lahat ng ating buhok ng gamot. After natin malagay lahat o malagyan lahat ang buhok natin sa gamot, iwan natin ito na 30 minutes kapag makapal ang buhok. At kung manipis naman, 15 minutes. Inattest ito at kung lumuwag yung pagkakabuhol, ibig sabihin hindi kailangan pang ibabad yung gamot. Pag okay naman, hindi na babalik sa dati ang pagkakabuhol. Kumbaga, hindi na siya gagalaw. Yan o. Buhol na buhol siya. Hindi siya pumukha. Hindi sabihin nun, kumapit na yung gamot sa buhok. Sabanlawan na natin. Yan, nabanlawan ko na. Next na gagawin, patuyuin natin ang ating buhok sa electric pan or
sa hair blower. Siguraduhin malamig ang hangin at hindi mainit para hindi masunog ang buhok. Graduhin tuyo lahat ang buhok para hindi mapaso ang anit kapag nagpa-plancho ng buhok. So ayan, i-clip ang buhok at planchahin ng manipis na hibla. Hindi ganun kanipis yung nagawa ko kasi sobrang init ng mainit, ibig ko sabihin, malisangan. Hindi ko matagalan yung pagplansya, kaya medyo makapal ang pagplansya ko ng buhok. Plansyahin na mabuti ang buhok para tumuwid. Ito yung next step, ang pagpaplansya ng buhok. Nasa pagpaplansya ng buhok ang sekreto sa pagriban. Nakita nyo naman kanina kung ang itsura ng buhok ko at pagkatapos kumalagyan ng gamot ang aking buhok, eh medyo buhagag pa rin ito, pero nawala na yung medyo wavy. Ayan, ganyan lang, i-section ng maliliit, i-section ng buhok, tapos kumuha ng konti sa parte sa buhok ng paplansyahin, ulit-ulitin para tumuwid o umunat ang buhok. So ayan, lapit na matapos yung pagpaplansya ko ng buhok. Siguraduhin tuwid na tuwid ang buhok at plansyadong plansyado para maganda ang resulta. Pagkatapos, palamigin ito ng isang oras para hindi masunog kapag nilagay ang neutralizer. Okay, take note, palamigin ang buhok pagkatapos plansyahin sa electric pan yung malamig na hangin para hindi ito masunog. Ilalagay na natin ang pangalawang gamot, ito yung neutralizer. Siguraduhin malagyan ng gamot ang buhok at huwag hayaang nakabaluktot ang buhok dahil ito na yung magiging pattern or ano ng gamot para tumuwid ang buhok. Kapag kasi nalukot or bumaluktot ang buhok, susunod yun sa kurba or lapat. Paano nilapat yung gamot? Ganon siya susunod. So, ayan, lagyan lang hanggang sa taas. Lagyan ng buhok. Ang buhok ng gamot na neutralizer. Ay, kita nyo naman, pawis na ako. Kanya kong minadali yung pagpaplansya ko ng buhok. Kaparehas nung una, iwan ito sa buhok natin ng 30 minutes. Tapos balawan mabuti at patuyuin sa electric fan or sa hair blower na malamig ang temperature, okay? Para hindi siya masunog. Patuyuin lang para makita natin ang resulta ng ating ginawang pag-reband.
Ayan, ito na yung finished product. Wala pang ano to, plancha. Ano lang, pinatuyo ko lang sa electric pan. Tingnan nyo naman. Ito na ako. Kinalabansan ng hairy banding. Okay? Dahil tatlong araw tayo hindi maliligo, planchahin muna natin. Ito na yung finished product. Tapos na yung pagre-reband ng buhok ko. Tandaan nyo, bawal sa bagong kulay ang buhok at nag-bleach ang buhok dahil pwede itong masunod. Dapat ang hair rebonding ay para lamang sa mga bleaching ng buhok dahil maaari itong masunod kapag may kulay or bagong bleach. Una, kailangan nyo muna itong i-section, tapos ipahid yung unang gamot, tapos banlawan, or yung unang gamot, iwan natin ng 30 minutes pag makapal, kapag manipis naman ang buhok nyo, 15 minutes lang, tapos inat-test, yung ibuhol nyo yung buhok nyo, kapag hindi na pumuka, ibig sabihin, kumapit na yung gamot sa buhok nyo, tapos banlawan ng maigi, para hindi masunog ang inyong buhok. Tapos patuyuin sa electric pan at malamig na hangin para hindi masunog. Pag natuyo na, planchahin ng manipis ang buhok. Yung kaya nyo, ako kasi makapal kasi mainit kaya hindi ko ninipisan. Pagpapawisan ako. Tapos pagkatapos yung planchahin, palamigin. Yung hindi na mainit yung buhok nyo. Para hindi ulit masunog kapag nilagay yung gamot. At last, pag malamig na, ilagay na yung neutralizer o yung pangalawang gamot. Pagkatapos, iwan ng 30 minutes. Pagkatapos, iwan. Banlawan maigi. Tapos, patuyuin at planchahin ulit. So, ayun. Sana may napulot kayong tips sa video ko na ito. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!